Magandang hapon sa lahat, magandang umaga sa dyan sa mga nasa ibang lugar, sa ibang bansa. Ako po si sana makatulong yung isi-share ko para dito sa mga tao na hanggang ngayon ay naglalalapit pa rin sa albularyo. Sana magbukas ang isip, mabuksan mga isipan nyo na wag na po kayong lalapit sa albularyo dahil hindi naman po talaga sila galing sa Diyos. May mga albularyo po kasi na alam naman nila na ang gabay nila ay hindi sa Diyos, kasi may mga albularyo na isinasanla talaga nila yung kaluluwa nila para magkaroon sila ng kapangyarihan. Habol nila siguro, maging sikat sila kasi nakapagpagaling sila. Pero may mga albularyo naman din kasi na gustong makatulong kagaya ko. Kaya ako nag-aral manggamot kasi ang layunin ko talaga nun dahil nakakaranas din ako ng kinukulam ako. Magamot ko yung sarili ko, makatulong ako sa kapwa ko kinukulam nang hindi ako hingi ng kapalit. Pero mali po pala yung nangyari kasi hindi ko alam na ano na sa demonyo sila. Ang pagkaintindi ko kasi noon, pag elemento, ginawa rin ng Diyos yan para, hindi ko alam actually noon na fallen angel sila eh. Ginawa sila ng Diyos para makatulong din sa mga tao katulad ng nasabi nila, duwending puti, ganyan, mga diwatang puti, mga engkantong puti. Pero nung dito na ako sa punto por punto, doon ko naintindihan na mali yung paniniwala ko. Same time, nagpapagamot man ako sa albularyo, minsan ginagamot ko sa sarili ko, hindi naman ako gumagaling, lalong nadadagdagan yung sakit na nararamdaman ko. Kaya hindi na ako tumuloy dahil mismong nakita ko yung maestro ko nung manggamot siya, nung nandun ako sa kanila. Hindi siya ang nakita ko nung gagamot eh. Demonyo yung nakita ko, kaya buwat noon, lumayo na ako, hindi na ako bumalik sa kanya. Umiwas na rin ako. Yun naman yung time na pag-alis ko sa kanya, lalong tumindi ng tumindi yung mga naranasan ko. Hirap, parang yung ulo mo parang laging puputok. Yung katawan ko, likod ko, kala mo laging may bubog. Kung mahiga ka, may mga nakatusok sa likod mo. Pag tumayo ka, hilong-hilo ka. Ang grabe yung naramdaman ko. Hanggang may isa naman ding albularyo na nakilala ko lang din sa ano, hinihingan ko siya ng tulong. Ano rin siguro siya, malakas din yung ano niya, makakapag-asal din siya kasi tinanong niya kung nasaan ako, tinignan niya ako. Alam, naging payo niya sa akin, maganap ako ng exorcist priest kasi hindi niya raw ako pwedeng pakialaman. Ang makakapagpagaling lang daw sa akin, ang Diyos at ang sarili ko. At lalit, tinuruan niya ako pumunta sa ano, sa dito sa may katedral. Nung pumunta ako doon, kasi sabi niya sa akin may exorcist priest doon. Natandaan ko yun, December 26 nung pumunta ako, 2021. Nung pagpunta ko naman doon, tinuro naman ako ng guard doon sa ano, sa may office kasi yung Roman Catholic doon eh. Bali, hiwalay siya sa simbahan. Pagpunta ko naman doon, hindi ko naman din nakausap yung pare. Guardia lang kasi bro, makakausap mo doon. Binigyan ako ng address naman doon sa may Guadalupe, Makati. Yun pala yun na yung seminar, ano yung nandun yung istasyon ng Radio Veritas. Tapos ang nakausap ko naman doon, guardia din, binigyan lang ako ng number nila, Ma'am Rowena. Tapos doon nag-umpisa yung ano, yung paano ko nakilala sila, si Ma'am Rowena. Kaso hindi naman nila kagad ako na-assistian. Kaya ginawa ko talaga. Nag-message ako kay si Sedna. Ayun, nagpasok niya ako sa grupo ng PPP. Bale, nung nasa GC na ako ng punto por punto, yun yung mga prayers na ginagamit namin. Yun bro, ang malaking nakatulong sa akin, hindi kagaya ng mga dasal na Latin na binibigay sa akin na ginagamit ko minsan. Ginagamit ko yun bro, pag pinararamdaman ako, ibubuga ko sa tubig, iniinom ko. Actually, nakakapanghilot din ako eh. Pero hindi ko na itinilo yung mga ganon kasi sa ano bro, sa demonyo talaga eh. Minsan, nakikita ko talaga yung ano eh, nakikita ko sila minsan, ang kala mo anong tao. Biglang papangit bro yung muka, duduraan ka sa muka. Pero pa ako nakita na lawit yung dila. Pangit ang itsura bro. Kaya nag-focus na lang talaga ako sa ano. Kasi parang yung nangyari sa akin bro, parang yun ang paraan ng Diyos para makapagbalik loob ako sa kanya. Kasi may time bro, may time na nakita ko rin si Mama Mary at si Panginoong Jesus. Nakita ko sila pero malayo. Ano yung mga dalawang beses nangyari magkaibang araw. Gising ako bro, hindi ako tulog ah, makasandal lang ako sa upuan. Pagpikit ng mata ko, nakita ko yung ano, yung langit ba, nagkaroon ng bilog yung bumukas, parang nagkaroon ng butas.
ang unang nakita ko, si ang Panginoong Jesus na nakaupo sa upuan. Tapos maya-maya, yung si Mama Mary nakita ko, pero malayo sila. Kung ano yung nasa medalyon bro ng ano, ng yung medalyon na nakadipa yung kamay niya pababa, yun ang nakita ko, dalawang beses nangyari sa akin yun. Maging si Saint Benedict, kaya yung paborito kong santo, nakita ko rin siya, pero malayo rin siya sa akin, naging, ang maliwanag siya, pero napakalayo na sa akin, yun ang naging palaisipan sa akin, bakit ang layo-layo ko. Parang pakiramdam ko bro, nung nag-aaral ako ng panggagamot, ang layo ko sa Diyos, parang hindi lang parang, talagang napakalayo ko sa kanila. Marami ako nakita buhat nung mag-ano ko. Pero kahit yung hagdanan ng langit bro, nakita ko eh. Nakita ko siya yung hagdanan. Tapos may nakita ko rin mga tao nakaputi na apat na piraso lang yung naglalakad papanik. Tapos sa pinaka dulong-dulong ano na yun sa taas, nakita ko doon may isang tao na nakaupo ron, mahabang buhok, nakaputi din. Tapos marami ako nakita ng upuan, paikot. Pero wala naman nakaupo. Tapos nakita ko yung mga poste bilog, malalaking bilog. Kaya naging palaisipan sa akin na ligaw ako eh. Ligaw talaga yung ginagawa ko. Kaya siguro yun ang paraan ng Diyos para makapagbalik loob ako sa Kanya. Ang hirap ng pakiramdam. Kala mo mamatay ka na nung nag-aaral pa ako ng gamot sa ng, ano, pagiging albularyo. Hindi kagaya nung nandito na ako sa PPP. Naibsan yung sakit na naramdaman ko. Yun nga lang bro, minsan talagang paghubukan dyan naman eh. Talagang makalino yung kaway. Minsan titirahin ka naman sa emosyon. Emosyonal naman ako tinitira. Yun ang, kaya sana yung mga iba, yung iba nagbabalak pa magpagamot, hindi naman kayong magagamot talaga eh. Parang ano lang yan, parang pinatagpi-tagpian lang yung ano yun, papalakasan lang sila ng gabay. Kung malakas ang gabay nung gagamot sa'yo, matatalo siya. Pero ang ipinalit naman nun sa nabantay mo, yung para magpagaling ka, mas mataas ang kapangyarihan nun. Kaya tama yung paliwanag ni Bro Wendell. Kaya sana yung iba, yung makarinig nito, wag na wag po kayong lalapit sa albularyo dahil hindi talaga sila sa Diyos. May mga nakausap din ako sa GC namin kasi marami akong GC na puntahan sa ano. Sila mismo bro, inaamin nila na dalawang gabay nila may puti, may itim. Kaya sana wala na sanang lumapit pa sa albularyo. Sana makatulong tong sinasabi ko. At sana din yung, sana kung may paring nakikinig o taga-simbahan, dapat siguro sa misa kasi hindi nababanggito kaya maraming katulad doon, mangmang talaga ako sa edad ko na to. Kailan lang ba ako natuto ng aral ng simbahan? Dito lang ako natuto, sa punto por punto. Kasi hindi naman sinasabi rin sa simbahan, sa mga misa yung ganitong pangyayari sa spiritual warfare na to. Pero kung sa misa sana, mababanggit man lang sana ng pare na huwag lalapit yung mga tao sa albularyo kung may papaliwanag lang bro. Siguro malaking may tutulong. Sana may nakikinig na pare. Yung bro, pwede kang magtanong bro kung may tatanong ka. So ang sabi nila na yung kanilang gabay ay di ba yun? Ayan. So maaari mo bang i-describe yung ano yung Mama Tedna, ikaw muna magtanong Tedna dahil si Divine maingay. May ingay si Divine dito eh. And go. So, alam ba, bro, ng mga albularyong yon ang kanilang mga gabay, mga demonyo, o hindi nila alam yon? Kung para sa akin, bro, palagay ko alam nila eh. Kasi may albularyo naman din ako nakausap na ano eh. Na sinasabi naman niya na may gabay siyang itim. Hindi, depende. Ang paliwanag na kasi nila dyan, bro. Basta wag mo lang gamitin yung gabay mong itim. Pero iba naman, alam nila, ginagamit din nila yung panglaban dun sa kaaway nila. Tsaka, doon ko bro, doon ko na pag-isip-isip na totoo pala yung ano, nagsasanla ka ng kaluluwa sa ano para magkaroon ka ng kapangyarihan. Kasi pinag-muni-munihan ko na yung ano, yung mga, unan ba yung sinabi sa akin na paminsan-minsan sumamba ka naman kay Lucifer para hindi ka talaban ng kulam. Totoo yan bro, sinabi talaga sa akin, pero doon ako napaisip. Yung nagsabi sa iyo niyan, lalaki o babae? Lalaki bro. Tsaka lahat sila bro, kaya nila mag-astral pag alam nila kung saan kang lugar. Kaya kanilang puntahan, ganun sila. Kung hindi ba siya kinilabutan nang sabi niya yun sa iyo?
Hindi siguro bro, kasi tatawanan pa nga sila eh. Hindi naman pwedeng biro yung kasi seryoso yung ano, seryoso yung usapan tungkol nga sa kulang-kulang. Ano yung nakita mong reaction nila doon sa reaction mo na sabihin nila yon? Wala, tumahimik lang naman ako bro, tinignan ko lang, tuloy-tuloy lang naman yung kwento nila eh. Basta kinikwento nila sa akin yung mga gabay nila, at kung ilan, kung wala ka sabi nga nila. Wala ka man lang reaction na, ha? Lucifer talaga? Ganun, wala kang reaction ganun? Siyempre sa isip ko bro, nagulat ako pero hindi ako nagpakita ng ano na, kasi dayo ako ron eh. Hindi ako nagpakita ng emosyon ko kung hindi ko pinakita na nagtaka ako. Pero siya rin na nagkukwento sa akin kasi JC nga kami, may kasama ako na malapit sa akin pero hindi ko na ngayon alam kung nang gagamot siya. Ang sabi niya, ang sabi sa akin ng pinakamaestro ko, tignan mo si ano, nagpirma na naman ng kasunduan sa demonyo. Kasi nakikita niya yun dahil nga mataas yung ano na eh, kaalaman niya sa panggagamot. Inikwento lang naman niya sa akin. Kaya kikilabutan ka talaga kung papasok ka sa ano. Yung iba, sa social media makita mo, libo yung nagpapagamot sa online. Libo yung gustong matuto, matuto mag-aral mang gamot. Kahit na ako noon, bumili rin ako ng yung mga anting-anting na yan. Yung batong omo, yung nyog na isa mata. Meron ako dati yan, may mga kusa akong nakukuha. Usang lumalapit sa akin, nakakuha ko ng yung tangil ng kidlat, nakakuha ko niyan. Nakakuha din ako ng trispiko na ano, bato, kulay green. Nagtatako ba't laging malapit sa akin nung mag-aral ako mong gamot. Pero lahat yun, tinapon ko lahat. Hindi ko alam kasi noon ang tamang procedure dun pag ano niyan eh. Tinapon ko na lang sa basurahan. Kaya, pag nagpapagamot ka sa ano, siguro magtataka tayo, yung iba gumagaling, pero yung iba hindi. Sa katulad ko, hindi naman talaga ako nila napagaling. Dinagdagan lang nila ng dinagdagan yung hirap ko. Ano ang palatandaan, bro? Ano ang palatandaan na ang membro magkakaroon na ng gabay? Ano, bro? Mararamdaman mo parang hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Tsaka ang katawan mo maliksi sa kumilos. Tsaka may time, bro, makikita mo naman sila eh. Pag yung minsan pipikit ka, papakita, nakikita mo yung itsura nila. Dadaan sa ano mo. Kakaroon ka ng vision. So, yung sa'yo, bro, nagkaroon ka na ng gabay doon o wala pa? Meron ako mga nakita, bro, pero nagpakita sila sa akin, nung galit na sila sa akin, nung ano, bro, nung umiwalay na ako. Yun yung kinikwento ko kanina, kahit na nakita ko, dinuraan pa nga ako sa mukha. Ano sila, bro? Alam mo, itsurang tao muna, malalaki katawan. Malalaki katawan? Lalaki mo ba eh? Tapos minsan, biglang magbabago yung itsura, biglang nakatakot doon, dinuraan pa nga ako sa mukha. Gaano ka nakatatakot ang ano bro, ang kanyang itsura bro? Ako bro, parang hindi mo yung maintindihan kung alien o ano. Nung makita mo yung wala ka man lang reaksyon na parang natakot kasi harapan na yung horror na yun eh. Nakakatakot bro, anong hindi ka matakot? Talagang takot. Actually, pag nanginginig ako yun, pagka naramdaman kong ganun. Ganun pala ang ano nila, pag nagpakita kasi bro ng takot, lalo ka namang tatakotin. Kaya inalis ko yun, yung pag nagpipray ako ng rosaryo, yun ang unang hiningi ko talaga sa malinamberin, ano, alisin yung ano, yung takot ko. Unti-unti naman bro, parang yung naging damage suron sa pag-aaral ko ng panggagamot. Unti-unting nare-repair. Magamat hindi pa naman totally na magaling ako. Pero malaki ng pagbabago, hindi kagaya dati. Halos di ako nakakatulog sa gabi ah. Umayat ako, sobrang umayat ko nun. Nanuyot yung katawan ko, pero nung yung talagang nagbalik loob na ako sa Diyos, yun, lagi na ako nagdadasal, nagsisimba. Dito sa, nung mapasok ko sa PPP yun, naging maayos naman katawan ko, naging dublado nga, tumaba pa ako. Tsaka wala nang masyadong ano sa isip, yung sakit, talaga nung ulo mo, parang kala mo may sugat, ang sakit, grabe. Kala mo yung may sugat na binubuhusan bro ng ano, ng asin. Ganun naramdaman ko dati. Brother, so, ikaw ba yung pinakaunang araw na nakakita ka ng gabay, hindi ka man lang napasigaw na, wah! Ganun? Hindi naman bro, kasi parang dumadaan lang sila sa ano mo eh. Actually bro, hindi naman dilat ang matay pag nakita ko sila, nakapikit ako. Bawa na, nakaupo ako, sasandal ako. Pagpikit ng mata ko yun, magpapakita. Actually dito sa bahay, tatlo nga nakita ko rito eh. Pero hindi yung siguro nakatira yung dito. Dito sila nakatira pero hindi kasama sa gabay na inilagay sa akin yun.
isang batang babae naglalaro. Naglalaro ng manika. Siguro mga 13 years old. Tapos isang babae na sa mga pag 30 ang edad. Tsaka isang matandang uugot-ugot na may tungkol. Ano yung itsura ng mga batang yan? Itsurang tao, bro. Kala ko nga kaluluwa. Ang paniwala ko noon dati kaluluwa. Kasi hindi lang naman din ako, bro, ang nakakita doon. Kahit na yung kasatapat ng bahay namin na nagtitinda pag madaling araw, nakita rin yung bata niya sa gate. Pero ngayon hindi ko na siya na ano, buhat nung mag ano, hindi ko na sila napapansin. Maliban doon sa ano, nung marami akong sinukabang nagro-rosaryo ako, ang last na nagpakita sa akin, bro, ano eh, maraming ano yung demonyong lumilipad-lipad pa ikot-ikot. Actually, nasabi ko yung kay bro Wendell na pag lumabas pala sila, hindi naman sila lumalayo, andyan lang din sila pala paikot-ikot lang. Hindi lang lima yung bro, mahigit sa lima yung nakita ko, lumilipad paikot-ikot. Yun na siguro yung nilagay nila sa katawan ko nung bininyaga nila ako ron. Nung nakita mo yung gabay nila, napansin ba nila ka na nakita mo yung gabay nila? Alam yung bro, alam siguro. Kasi doon nga nung pagbaba ko na ng Manila. Kasi ang intindi niya kasi noon, uuwi ako Linggo. Eh nung mangyari ngayon, Webes pa lang, umuwi na ako eh. Hindi ko nga siya ginising, yung tatay na lang ang, doon na lang ako sa tatay niya nagpaalam. Yung pagbalik ko ng Manila, galit. Nagalit-galit na siya sa akin. Kaya inisip ko, alam niya siguro na nakita ko yung ano na, gabay niya. Hindi mo ba tinanong, ba't kayo galit sa akin? Hindi bro, hindi na siya nagre-reply. Actually, block. Basta ang bili niya sa akin, ikutin mo na yung buong pinakamagagaling na, yung ring salita niya, ikutin mo na ang pinakamagagaling na manggagamot sa Pilipinas. Hindi ka nagagaling. Ah, binantaan ka pa niya. Actually, mate, talagang binira niya rin ako bro, dahil nararamdaman ko eh. Bakit niya sinabing hindi ka nagagaling? Ayun na bro, siyempre, tinira na rin niya ako. Ah, tinira ka na rin niya? So... Pinagyan na rin ako ng kulam nun. So, nung... Kasi nakaramdaman ko na eh. Nung uminom nga ako ng holy oil, yung first time na tinuruan ako ni si Sedna, alam mo bang parang may yung mga may tusok-tusok ako sa ligno, kala mo nahugot, sumama ron sa ano, sa dulas ng langis. Pero ngayon, okay ka na? Ngayon naman bro, okay naman ako, pero palagay ko yung sakit ko ngayon, ano na to, yung sa, as in, parang vertigo, nagkakaroon akong hilo. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Tsaka yung sakat, kung sa katawan, hindi ko na ininda yung ano, yung mga nararamdaman ko minsan. Minsan may tumatusok-tusok sa leg ko, sa talambakan ko. Hindi ko na gano'ng pinapansin, pinapahiram ko na lang ng langis. Kawawala naman. Pero kaso, bro, ano ba talaga ang pinakaugat? Ba't sila nagalit sa'yo? Dahil umalis ka, yun lang? Ano kasi yung bro, kung mag-aral ka sa kanila, siyempre, inaalay ka na naman sa ano eh. Parang kagaya ng ginagawa ni Padre, di ba, kinoconcentrate tayo sa ano? Iaalay ka nila? Sa pinakaano niya, kasi pagkakaalam ko noon, nakala ko naman sa Diyos din yun. Kasi may simbahan din, di ba? So anong paraan ng pag-aalay nila sa'yo? Ano, bininyagan niya ako sa ano, sa altar niya. Binuhusan ako ng tubig. Ano yung itsura ng altar nila? Oh, simple altar lang bro. Hindi naman sa loob ng simbahan na yung bro, doon lang sa bahay nila. Pero nakapagsimba rin ako sa kanila, nakatanggap nga ako kotse ron. Actually bro, yung dating bumabarabara sa lalamunan ko, katagalan, nailuwa ko, parang kalamin, tinapay na matigas. Nakita mo ba yung kotse pag nabasa, di ba? Oo. Yung ganun bro, lumabas, naisuka ko. Katagalan lang kakarosaryo ko, kusang naisusuka ko naman. Dami kong sinuka, yung malalapot na, malamang kumplema ba yun? Siguro yung mga pinainom sa akin tubig. So ano yung mga dasal nila habang binabautismohan kanila? Hindi ko naman bro maintindihan. Kahit na yung binigay sa akin na Latin panggagamot, hindi ko naman naintindihan. Babasahin mo, hindi mo naman naintindihan. Makakaramdam ka nga lang talaga ng kilabot pagka ginagamit mo. So ang reason nila na nagalit sa'yo dahil umalis ka, ngayong inalay ka na nila, ganun? O ganun yung bro, kasi... Kumbaga sa ano, may parang nag-blood compact na kayo noon, sumpaan na kayo na hindi kayo maghihiwalay. Kaya yun ang ano, yun ang ikinagalit noon. Wala ba nakapagsabi sa'yo na kaya ka lang naman nakaalis dahil alam mo demonyo yung mga gabay namin eh. Wala nakapagsabi sa'yo ng ganun? Hindi naman niya sinasabi ng diretso yung bro. Hindi sila nagsasabi ng ganun. Pero alam nila yun, nakita ko na alam. Kasi... Parang nandun ako bro, inunti-unti nilang buksan yung ano ko sa ano nila eh. Di ba kagaya nung sabi nung kapatid niya na
Kasi paminsan-minsan bro, samba ka naman kay Lucifer. Para hindi ka natalaba ng kulam. Parang inuunti-unti nila ako, kung nagtagal pa siguro ako doon, baka yun na. Ay, hindi ko naman, pag-aaral naman ako manggamot, akala ko kasi para sa Diyos din yun, pala hindi talaga. Ano yung kanilang ano, di ba meron silang parang pare, nag-imisa rin sila? Oh bro, linggo-linggo, mas maano pa nga sila bro, mas mahigpit sila kasi talagang nakikita ko ang dasal nila alas 6, alas 9, may alas 12, may alas 3. Tapos ang babae doon bro, nakabelo talaga, hindi ka pwedeng pumasok man hindi ka nakabelo, nakaputi ka. Ibusin na naman siguro sa lahat ng mga membro nandoon, lahat sila sumasangayon sa kanilang gabay na demonyo? Hindi naman nila sasabihin bro na demonyo ang gabay nila eh. Kasi ang pagkaintindi nga nila bro sa elemento, hindi nila alam yung, palagi ko hindi nila alam na, no, na yung elemento ay fallen angel. Doon ko lang din naman nalaman yan kasi naririnig ko yung mga kwentuhan nila na halos pala lahat ng member nila. Dating iba, dating manggagamot na sabi nung ang kwento, pinasurrender daw ni Virginia yung ano, yung mga kapangyarihan ni Bilaon. Pero nung namatay na yung ano, yung pinaka ano nila, yung babae, sinukay uli nila yung mga ano nila, yung mga kinagamit nila. Ay sila doon, nagkukulaman naman sila eh. Dahil nung nandun ako, yung ginagamot niya, alam niya kung sinong kumukulam. Sabi niya, apo itong kumukulam sa'yo ah. Okay. Kaya alam nila yung bro, alam nila yung iba alam nila yan na demonyong gabay nila, kagaya nung ano ko alam. Alam na yun, kasi alam nga niya na nagsasanla sa kaluluwa, nagsanla ng kaluluwa sa demonyo yung ano eh. Yung kasama ko yung akong estudyante. Bro, ay hindi ba sa paningin nila eh mabait pero sa paningin mo demonyo? Hindi ba ganun ang sitwasyon? Yan ang hindi ko alam bro, pero talagang demonyo yung nakita ko eh. Iba naman bro ang itsura ng ano, ng duwende, nakakita na rin ako niyan eh. Pero iba yung itsura nung nakita ko sa kanya. Ano yung itsura ng duwende bro? Ano bro? Ano yung itsura ng duwende? Yung nakita ko bro, puti, ano, malaki tengan niya. Malaki mata. Ang gaya ba yun ng mga nasa TV o hindi? Hindi eksaktong ganun bro. Ang nakita ko, hindi eksaktong ganun. Iba-iba din yata bro, itsura nila eh. Minsan din may nakita ko, marami sila, pero madilim kasi itim yung nakikita ko. Hindi ko may mustra na yung ano. May mustra na maayos. Ang nakakatakot bro, yung nakita ko na lawit ang dila. Anong klase? Hindi malaman kung aswang. Anong lawit ang dila? Anong sabihin ng lawit ang dila? Hindi ko malaman kung aswang ba yun. Basta elemento siya na lawit. Nakalawit yung dila niya. Anong yan? Identify mo yung nakalawit ang dila? Nakalabas? Oo, labas talaga bro hanggang dibdib. Mahaba? Hmm. Gaano kahaba? Hanggang dibdib bro. Tapos ang itsura niya? Itsura tao siya, pero tao pangit pero ano, nakalawit yung dila niya. Yung mata, anong kulay ng mata? Hindi ko na bro na ano, hindi ko gano'ng tinitigan bro dahil dinilat ko agad yung mata ko. Parang sakot nga kasi ako noon bro, sobrang takot ko noon. Kaya pagka nakakakita ko ng mga ganun, inaalit ko agad sa ano ko, dinilat ko agad yung mata ko. Pero awa ng Diyos nga, hindi ko na nakikita. Buhat nung pumasok ko lang punto por punto. Ang tagal-tagal ko, hindi ko na sila nakita. Maliban din tong muli yung ano, yung parang may lumabas sa akin. Kasi palipad-lipad lang sa ano, tabi. Okay, yun lang siguro. And, paano mo na naman, bro? Paano mo naman, ano naman yung hakbang na ginawa mo? Unang hakbang na ginawa mo na ikaw ay gumaling? Na paraan ba? Ano bang ginawa mo para ikaw ay gumaling sa sitwasyon mong ganyan? Ano yung unang hakbang mo, bro? Ano, bro? Nagpilit ako mang umpisal. Naganap talaga ako kasi pandemya pa tayo nung bro. Talagang ano, dito sa amin, hindi ka makapagkumpisal. Dumayo ako sa ano, Baclaran. May kaibigan akong seminarista sa Cagayan. May pari doon sa Baclaran na kilala niya. Tinawagan niya. Pina-appoint niya. Ginawa niya ako appointment. Doon inantay ako ni Father Makasahit sa Baclaran araw.
nang umpisa lang ako. Tapos dito sa punto por punto nga, pasok ako ni Cecilda sa ano, sa GC. Yun lang bro, dasal lang araw-araw, kay Simba, malaking bagay. Doon unti-unti bro, parang doon na nare-repair yung mga damage na nangyari sa katawan ko. Physical at spiritual. Doon unti-unti, na-repair naman yung mga ano ko. Hindi kagaya nun, hindi talaga ako bro makatulog. Parang hilaw lagi tulog mo. Tapos katawan mo laging masakit. Ulo. Parang mamamatay na. Pero ngayon hindi ko na ganong iniintindi. Hindi ko na masyadong... Hindi pa naman kasi masyadong ano bro, hindi pa ako totally masyadong magaling. Dapat talaga siguro ma-ano ako ng pare para malinis talaga lahat yung nasa katawan. Kasi marami ako nainom na tubig galing sa kanila. So ano, paano mo na trace ang programa ng Punto por Punto bro? Sa ano bro, kay sa vlog ni ano ni Adrian Milag. Napanood ko bro yung ano yung interview ni Bro Adrian kay ano kay Father Darwin. Andun pa nga si ano si Bro Edgar. Kasama niya. Yun, tapos hinanap ko na yung programa nitong Punto por Punto. Ang natatandaan ko, si Sid na una kong sinat eh. Kaya nakasali ako sa GC. Yung mga prayer na binibigay, ang gagaling sa kanya, yung ginagamit ko. Yung mga galing dito. Powerful naman bro, kasi yung ano, yung mga ginagamit na prayer ng Punto por Punto. Powerful talaga siya, mararamdaman mo talaga. Dahil nung nag-umpisa na akong seryoso mag-rosaryo, sumusuka talaga ako. Marami akong sinuka, mga problema na hindi mo maintindihan. Minsan parang may ano pang buo. Alam mo yung tinapay na nabuo. Dito na ako na-refer sa Punto por Punto sa GC na. So, ano may papayo mo ngayon? Last mo na ano, na papayo na maliban sa paglapit sa albularyo, ano pa ibang mapapayo mo? Ayos, para sa akin, aralin talaga natin yung aral ng simbahan para hindi na tayo mabiktima. Tapos iwasan na talaga yung ano, wag tayong parang, kasi karamihan sa ating Katoliko, para tayong uto-uto eh. Napaniwala tayo sa mga pamahiin. Kasi nga, hindi natin alam talaga, hindi natin inaral talaga yung aral ng simbahan. Kaya marami talaga nabibiktima. Sana yung mga nakakarinig, isipin mo na yung iba dyan, kasi gusto yata magkaroon ng power, kaya gusto mag-aral mong gamot. Sana wag nyo lang, ano, ang hirap pagka nabuksan mo na yung nabuksan mo yung tawag namin doon yung portal. Pag nabuksan mo na yung portal sa kabilang mundo, ay hirapan ka talaga. Puro gagambalain ka lang nila. So yung third eye bro? Yung kasi yung third eye. Gaya ng sinabi ni Alvin Gitamundok, yung third eye daw ay hindi totoo. Dahil heretic teaching daw ang tungkol sa third eye. Ano masabi mo doon? Ay, narinig ko nga sa kanya pero hindi. Pag siya nagkaroon ng ganito bro, baka tsaka lang siya maniwala. Ang hirap ng may third eye bro. Yung iba natutuwa, pero sa akin ang hirap kasi papahirapan ka talaga nila pag hindi mo makasundo yung ano. Pag hindi mo makasundo yung gabay mo, magkakontra kayo, papahirapan ka nila. Ganyan, kaya siguro pinahirapan ako kasi nga talagang hindi ako, umaayaw ako eh. Talagang pinipilit ko makapagbalik loob sa Diyos. Sa tunay na Diyos ha. Iba naman yung Diyos nila eh. Totoo ang third eye bro. Okay. Hindi lang alam ni Alvin Gitamundok siguro. Maring alam niya, kinukontra lang niya talaga yung ano para mapahiya si Father Darwin. Sige bro, thank you bro. Mahaba-haba din yung record ko. Bro Jando, hindi pa...